Hey, what's up you guys? It's Judy here with My Life as Geek Guide. On this channel, I create videos on product reviews, makeup tutorials, and lifestyle advice with the aim to entertain, educate, and enrich the lives of others. So if you're new here, please consider subscribing. I would love to have you join the Geek Guide family. Today's video, as you saw by the title, is me going to be doing my first ever makeup tutorial purely in Tagalog. Tagalog is the main language spoken in the Philippines. That is my nationality, but I am born and raised Australian. Growing up, my parents spoke Tagalog to us kids, so I can understand it, but I can't speak it very fluently. Throughout my teenage years, I retaught myself how to speak Tagalog because my aunt and family came over from the Philippines and we lived together for a few months, and I sort of picked up how to speak Tagalog again. But then, since moving out of home and being with an Australian man, I just don't speak Tagalog anymore, so I have very much lost it. I can still understand it. So, today's video is going to be a challenge. I actually got this idea from Manny MUA. I'm probably gonna get some heat because I've mentioned that name on my channel, but you know what guys, let's move on. That video was so funny and I thought it'd be great to recreate that but in Tagalog instead of Spanish, because obviously I don't speak Spanish. So yeah, this video is probably going to be very entertaining to those of my Filipino subscribers who actually speak very proper Tagalog, and this is going to be a little bit embarrassing for me, but I'm going to have Google Translate by my side and we'll see how I go, okay? This is going to be hard. Anyway, so from here on out, I will be speaking Tagalog only. Maraming Pilipino, pag nagtatagalog sila, alam ko na namimix nila ang Tagalog at English, so medyo magsasalita ako ng Taglish dito sa aking video. Sana matawa na lang kayo, ha? Bago ako mag-uumpisa na mag-aaplikado ng eyeshadow, mag-aaplikado muna ako ng concealer. Ang gagamitin ko ay yung usual na ginagamit ko, ang Maybelline Age Rewind. Mag-a-apply muna ako ng concealer sa aking ano eyelids Tagalog? Takip mata. Takip is lid, mata is eye. So, takip mata. Hindi ko pa alam kung anong itsurang makeup ang gusto kong gagawin ngayon. Pero para sa video na ito, ako ay panatilihin itong simple lang. Ganun ba sabihin? Ang eyeshadow palette na gagamitin ko ngayon ay yung Warrior One na ginawa ng Juvia's Place. So, unang-una, ang gagamitin ko ay itong kulay na to. Ang pangalan niya ay Ahosi at ilalagay ko lang ito sa aking takip mata dito sa aking tiklop dito sa mata ko. Sa susunod, ang gagamitin ko ang itong kulay na to, pangalan niya ay Kano at ilalagay ko rin ito sa aking tiklop sa mata ko. Ayan, o see, ang ganda-ganda naman ng kulay kahit na ang pangit-pangit ko magtagalog. Pasensya na kung maingay ang aking background kasi ang init-init dito sa kwarto ko. Kailangan ko na bukas yung bintana at naririnig ko yung mga kotse at saka mga ibon sa labas. Ang sarap ulit magtagalog. Nakalimutan ko kung paano pero bumabalik din sa akin. Sana naman nakakatuwa tong video na to sa aking mga Pilipinong kaibigan. Sa susunod, gagamitin ko ang itong kulay na to. Pangalan niya ay Mino. At ilalagay ko to dito sa kalabas-labas ng aking mata. Bakit ang dilim naman? Sa mga hindi nagsasalita ng Tagalog, nakikita niyo naman kung anong ginagawa ko, diba? At saka ilalagay ko rin ang mga subtitles dito sa baba kung anong sinasabi ko. Sana ma-enjoy din tong video na to ng mga hindi nagsasalita ng Tagalog, no? Ano ba yan? Ba't ang pangit? O sige, magiging smoky na rin tong itsura na to. Tapos, siguradong tiyakin ko na timpla ng aking eyeshadow. Ayan, naging smoky na, oh. Kala ko simple lang gagawin ko. Gagamitin ko ngayon ang NYX Glitter Primer. Binabasa ko. Binabasa ko ang translation. Gagamitin ko ngayon ang NYX Glitter Primer para ikat ang aking tupi. Usually, concealer lang ang ginagamit ko para ikat ang aking tupi. Pero nakalagay lang to sa aking drawer, so gusto kong gamitin. So, itatry ko ngayon. Tignan ko kung effective siya, kagaya ng concealer na usually ginagamit ko. Ay, wala siyang kulay. Ano ba yan? Pag nagka-cut ako ng crease para gumawa ng halo eye, parang gusto ko may kulay din siya.
ano ba yan? Pero sticky din siya. So kung ginagamit ko yan, tas underneath ilalagay ko ang itong Super Makintab na shadow na to. Pangalan niya ay Moremi. Ilalagay ko lang to sa takip ng glitter primer na yon. Ay, ang ganda! Oh, ang ganda oh! Kitin na ba kung kaganong makintab? Ah, okay din yung primer na yun ah. Siguro yun ang gagamitin ko. Sana marami ding Pilipino na manonood tong video na to. Sana matawa din sila kasi nagda-nosebleed na ako dito sa pag-Tagalog ko. Usually, ang sinasabi ng mga Pilipino, pag nagtatry sila mag-English, nagna-nosebleed na sila. Eh, ako naman dito, nagna-nosebleed sa pag-Tagalog. Ang ganda nito. Bakit ko ba hindi pa ito nagagamit? Ang ganda. May medyo malagkit na pakaramdam din siya. Kaya, nag-a-apply din tong eyeshadow na to na super, super makintab at bright. Kaya, ang ganda, oh. Tignan nyo. Tsaka, maganda rin tong mga Juvia's Place na eyeshadows na to. Super, super pigmented din sila. Ano bang pigmented sa Tagalog? Tignan ko. Ah, pigmented din. Pigmented sa English ay pigmented din sa Tagalog. Sabi ni Google. So, siguro, totoo naman. Ganda, oh. Ang ganda naman itong kulay na to. Whew! Sa susunod, gagamitin ko ang itong kulay na to. Pangalan niya Amina. Tapos, i-apply ko rin to sa aking panlabas ng perimeter ng itong mas makintab na shadow na to. Tignan natin kung mag-work to. Wala namang kang iba-iba. Baka dapat gamitin ko ang mas madilim na kulay. Tignan natin. Kung may mali dito, dapat i-replikado natin ang mali din dito para pareha sila ang itsura. Okay, sa susunod, gagamitin ko itong kulay na to. Pangalan niya ay Benin. At i-apply ko rin to sa panlabas ng perimeter ng halo na ginawa natin. I-blend lang natin to para hindi mukhang harsh na lines dyan. Para hindi pangit. Kasi sino namang may gusto na pangit ang itsura nila, no? Wala, no? Diba? Kaya gagawin natin tong maganda. Kahit na ang aking Tagalog ay atrocious. Okay, gusto kong mas madilim pa ang aking panglabas at pangloob ng aking takip mata. So, gagamitin ko itong kulay na to na Mino at mag-a-apply ulit ako ng itong kulay na to sa panlabas at sa pangloob ng aking takip mata. Hindi ko ginamit ang Google Translate para sabihin yon. Kaya mali. Okay na yan, no? Okay na. Sige, okay na. Okay, bago ako mag-a-apply ng foundation, mag-a-apply muna ako ng, ang kinugol ko, anong bang Tagalog ng primer. Sabi nila, panimulang aklat. Mag-a-apply muna ako ng panimulang aklat. Ano ba sabi ng primer? Yung sinabi ni Google eh. So, na sinabi ko. Unang-una, gagamitin ko ang aking serum na ginawa ng Jericho Cosmetics para mukhang makinis ang aking balat sa mukha. Panimulang aklat na gagamitin ko ang aking MAC Cosmetica Smoothing Primer. I-apply ko ng maigi kasi gusto kong mukhang balat ng anghel. Posible ba yun? Parang imposible yun ah. Sa dami-dami na lang pera na ginastos ko sa aking balat, dapat mukhang na akong gray na. Okay, ang foundation na gagamitin ko ngayon ay aking L'Oreal Infallible 24-Hour Matte. Maganda din ang coverage ng tong foundation na to. Hindi masyadong mabigat din sa balat. Kaya favorite ko to. Kung ano-ano na sinasabi ko dito. Para lang makasalita ako ng Tagalog. Apply ulit ako ng concealer na naman dito naman sa baba ng aking mata para itago ang aking madilim na eye bags. Ititimpla ko tong maigi na maigi sa aking balat para mukhang makinis at maganda. Naririnig nyo ba yung mga maingay na kotse sa kalsada? Pasensya na. Ang init-init kasi dito sa kwarto ko. Okay, mag-a-apply ako ng pulbo. Tapusin na natin ang aking mata. Gagamitin ko ngayon ay yung ColourPop Gel Cream Liner sa aking waterline. Ang ganda-ganda na to. Parang ginto ang kulay. Okay, kukunin ko ulit tong palette nito at gagamitin ko ang shade Kano at i-a-aplikado ko dito sa ilalim ng aking mata. Hirap nito. Nag-nosebleed na ba ako? I-blend ko lang to ng maigi sa ilalim ng aking mata para kuberahan ang aking madilim na eye bags. Dahil ang aga-aga ng pag-umpisa ko sa aking trabaho,
sa aking pasok, ang aga-aga na. Ay, nakong ingay-ingay naman ang aking kapitbahay. Pasensya na. I-highlight ko na ang ilalim ng aking kilay. Siguro dapat gawin ko rin ang aking kilay, no? Gagamitin ko na lang itong kulay na to sa aking kilay. Kasi tamad siya. Ayan, oh, kamukha ko na ba si Betty La Fea? Okay na yan, no? Okay na. So, gamitin ko ulit itong kulay na to sa aking luhang duct. Tear duct. Ang kintab. Okay, sa susunod, mag-a-apply ako ng bronzer. Gagamitin ko itong sirang brush na to. Sirang-sira na, pero ginagamit ko pa rin. Ano ba yan? Ang dami-dami kong brush, pero ito pa ang ginagamit ko. Sa susunod, mag-a-apply ako ng kulay rosa sa aking pisngi. Gagamitin ko ang aking Ofra Cosmetics Makeup Fixer. Tapos, dagdagan ko pa ang aking highlight sa aking mukha kasi kulang pa. Bayan. Sabi niya, galing niya mag-makeup. Hindi pala. Be-blend muna natin to, ha? Blend. Blend pa natin to. Ang highlight lang ang ginagamit ko, ang Moremi. Kasi ang ganda niya. Gusto ko rin siya mag-match sa aking mata. Iba-blend ko lang yung highlight ko sa kulay rosas ko. Para maging, ano ba yan? Seamless. Para mukhang walang tahi. Okay, sa susunod, mag-a-apply ako ng mascara at saka eyeliner. Tapos, tatapusin natin ang itsura na to sa paglalagay ng kulay ng labi. Habang nagtutuyo ng aking mascara, mag-a-apply na lang ako ng lip liner. Gusto kong medyo brown na lipstick. Tingnan ko kung meron akong brown na lipstick. Okay, meron akong Ofra Cosmetics Long Lasting Liquid Lipstick na kulay Coven. Pwede rin. Medyo metallic siya. Ngayon, mag-a-apply na ako ng eyeliner. Beauty spot muna. May beauty spot talaga ako dito sa labi ko. Pero pag nag-a-apply ako ng foundation, takot eh. Pero gustong-gusto ko ang aking beauty spot. Kaya mag-a-apply ulit ako ng eyeliner dito sa beauty spot ko. Sana meron akong false na eyelashes, pero wala eh. Maganda sana to na may false eyelashes, no? Eh, kapalan na lang natin tong mascara na to. Pero ang aking pilik mata, ayaw nila mag-curl. Parang nakahiga lang sila. Ayaw nila tumaas. Di ba, Liz? Ganun lang talaga ang aking pilik mata eh. Okay, ngayon, tuyo na ang aking lipstick. Mag-a-apply ako ng itong kulay na to. Tawag niya, bakwa. Di bakla, ha? Bakwa. Sa gitna ng aking labi. Hindi bagay. Ito na lang. Itong kulay Moremi. Okay ba? Parang hindi ko na-feel tong lipstick na to eh. Apply muna ako ng highlight dito sa aking collarbones. Naging tamad na ako mag-Google Translate. Okay, eto na ang aking tapos na itsura. Sana na-enjoy nyo tong video na to. Ang hirap-hirap mag-Tagalog. Super nosebleed na ako dito. Sa pagtatagalog. Kung na-enjoy niyo tong video na to, sa nabigyan niyo tong video na to ang thumbs up at saka mag-subscribe kayo bago kayong umalis. Nag-upload ako ng bagong video every Lunes, Miyerkules at Biyernes bawat isang linggo. Kaya mag-click na kayo ng kampanilya ng abiso para ma-notify kayo ng bawat video na ina-upload ko. Maraming salamat sa pagnanood niyo ng aking video at makikita ko rin kayo sa aking susunod na video. Ingat kayo! Oh my goodness, that was so hard. My brain. Hindi ko alam. Sisiguradin, para panimulang ang foundation ng foundation. Okay, ang foundation na mag-click na kampanilya. Monday, Wednesday, kampanilya. Maraming salamat.